Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, bakit nagkakaroon ng pagdurugo habang kayo ay nagtatalik or kapag tapos na ang inyong kantunan? So, ito ay para sa mga kababaihan. Maaring meron sa inyo or ilan sa inyo ang nakakaranas or naka-experience na ng mga ganitong mga karanasan. Ang pagdurugo. So, kung ikaw ay interesado at gusto mong malaman ang mga dahilan, eto, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin ang mga dahilan kung bakit may dumudugo or may pagdurugo habang or kapag tapos na ang kantunan. Ah, diba? So, straight na tayo sa number one ay... super duper intense na kantunan. Wow, di ba? Grabe namang super intense kasi yan, di ba? Alam nyo minsan, kapag sabik na sabik tayo, yung talagang miss na miss nyo ang bawat isa, yung ganyang mga gawain, yung mga ganyang pangyayari ay talagang minsan hindi maiwasan. Lalong-lalo na kung kayo pa ay talaga namang super energetic, di ba? Yung talagang kung ano-ano ang pinagagawa nyo, yung mga positions na ginagawa nyo ay talaga namang kakaiba. Out of this world, ika nga, o diba? No, God! No, God, please, no! No! May iba dyan, talagang mga experimental kung magkantunan, diba? So ayan, hindi maiwasan na kapag yung G na G, gigil na gigil sa bawat isa, meron at meron mga nangyayaring mga hindi ka nais-nais sa loob ng pichi-pichi ng babae. Siyempre, sa loob niyan ay talagang napaka-sensitibo niyan, napaka-nitis ng mga surroundings niyan sa loob. So kung talagang gigil, nagigil kayo sa bawat isa, maaring magkakaroon ng mga gas-gas diyan o kaya mga konting punit, mga ganon, di ba? So yan ang nagdudulot ng pagdurugo. Maghihil din naman yan eh, pero pag lagi-lagi kayong talagang ganyan ang ginagawa nyo, talagang kayo ay laging sabit na sabit, di ba? Ay talagang hindi maiwasan yung mga pagdurugo. Huh? At number one, yan yung super duper intense na kantunan. Yan po. Number 2, eto yung maari kang may STI na hindi mo alam. Unknown STI, ika nga. So ano ba yung STI? Eto yung mga sexually transmitted infections. So yung mga STDs, di ba? So maaring hindi mo alam na may ganyan ka na palang infection. So magtataka ka na kapag nakikipagkantunan ka, ay may pagdurugo. So, kapag ganyan na ikaw ay isang sexually active na babae, kailangan mo magpa-check up sa inyong OB-GYN para ma-address agad kung ano yung infection na yan. Huwag kang mag-alala. Usually, yung mga infections naman na ito, mga STIs or STDs, ay may mga gamot. So, the earlier na malaman mo na ikaw ay may ganyang infection, the better para hindi magkakaroon ng mga complications. O, diba? So, huwag mag-alala. Mag-patch up na at nang magamot na yan. O, diba? So, ayan po ang number 2. Number 3. Eto, yung nakalimutan mo na period mo na pala. O kaya, malapit na yung period mo. So, dahil sa miss na miss nyo ang bawat isa, diba? So, nag-go kayo. Kaya, expected na meron at meron talagang dugo dyan. Pero yung dugo naman dyan, hindi naman talaga yan yung dugo na umaagos o kaya tumutulo, di ba? Parang mga ano lang yan, spot, di ba? Parang ganon. Or, di ba, may mga partners na kahit na alam nila meron ng period yung isa, sila pa rin ay nagkakantunan. Hindi naman kasi bawal yan eh. Nasa mag-partners niyan, kung nagkakasundo sila at kung okay lang sila na kahit meron yung babae, ay okay lang na magkantunan, di ba? Wala namang masama doon. Basta, hindi kayo maarte. Kaya, i-check nyo na hindi kayo magkakalat dyan sa higaan nyo. Lagyan nyo ng ibang mga sheets para hindi madumihan ang mga kung saan man kayo nagkakantunan. Number 3. Number 4. Eto, mayroong mga polyps. Ano ba ang mga polyps na yan? Sa pagkakalam ko, yan yung parang mga maliliit na mga parang bukol-bukol na maliliit sa loob ng uterus or sa part doon sa cervix, mga ganon. So, yan ang pagkakalam ko. Pero kapag may polyps ka, ay talagang prone na mai-irritate yan kapag kayo ay nagkakantunan. Lalong-lalo na kapag kayo ay talagang todo bigay, pagkatapos ng kantunan ay talagang magkakaroon ng pagdurugo. Kasi yung mga polyps na yan ay medyo sensitibo.
Pero ang sabi, hindi naman daw yan mga cancerous, yung mga polyps, so maaring yan ay pwedeng ipatanggal through surgery or yung operation, matatanggal yan. So kung mayroon kayong mga pagdurugo, isa yan sa mga causes. May mga polyps. Okay, so kung may mga ganyan din, talagang best to visit your gynae. O diba? So number four, number five, ito yung nasa stage na ng postmenopausal or menopause na, maaring ganun. So, alam nyo kasi sa mga kababaihan, sa inyo po, ay talagang kapag nasa stage na kayo ng ganyan, yung dryness ay talagang evident na yan doon sa iyong pichi-pichi. So, yung linings dyan ay maaring hindi na nag-i-excrete ng mucus. Alam natin na yung mucus na yan, yan yung nagbibigay ng lubrication. So, pampadulas yan sa loob or sa surroundings ng pichi-pichi. So, kapag dry yan at talaga namang ikaw ay nakipagtalik, yung friction, yan ang mag-focus ng pagdurugo. So, yung constant friction, labas-masok ng pipino sa loob ng pichi-pichi, mai-irritate yan, magagasgas talaga yan kasi wala ng lubrication. So, ayan ang isang sanhi kapag may pagdurugo. So, ayan po ang number 5. Number 6, ito yung certain cancers, especially itong cervical cancer. So, kapag meron kang ganyan, unfortunately, ay talagang magdudugo at magdudugo yan kapag kayo ay nagkakantunan. Dahil sa effect ng sakit na yan, ay talagang hindi maiiwasan. Kapag lagi-laging ganyan ang nararanasan mo, magpa-check up na po. Huwag nang patagalin, okay? Yan ang number 6, cervical cancer. Number 7, ito yung bagong panganak. Naku, bakit naman kasi bagong panganak yan ay sige na, di ba? Hindi ba makapag-intay saglit? Pero ganyan talaga ang mangyayari kapag bagong panganak at go na kayo. O, di ba? Wala namang masama kasi kagustuhan nyo yan. Pero dapat medyo mag-antay muna ng kunting panahon, di ba? Para naman magkaroon ng healing. Kasi may mga sugat-sugat na yan eh. Lalo-lalo na kapag nagkaroon ng mga kunting hiwa-hiwa dyan at may pagtatahi, kailangan mo munang yan ay paghilumin bago ulit magkantunan. Ganun po yun. So, tiis-tiis muna, di ba? Pwede naman may mga alternative dyan, di ba? Mga ganyan. Ayan po. So, yan ang number 7. Hindi nakapagtiis kahit bagong panganak. 2,000 years later. So, ayan po ang mga dahilan kung bakit may mga pagdurugo kapag kayo ay nagkakantunan or pagkatapos ng kantunan nyo. So, ayan po. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.